yung ano, yung bira niya sa ano. Malipas ito eh. Hello guys, what's up? Car vlog tayo ngayon. Punta tayo sa location ng may-aring sakyan. Ang yung vlog natin ngayon is Mitsubishi Evo. Hindi lang yata Evo ang vlog natin ngayon ah. Mukhang pati yung Supra nakalabas. Ayun na, what? Dalawang 2 birds in 1 stone tayo ngayon. Dalawang sakyan. Tayo ngayon sa out ng bahay ni Dr. Duque. At ang kasama ko ngayon is si Romanic Duque, ang kapatid. Vlog po natin ngayon yung sabi sa akin kasi yung Evo eh. Pero ang nakikita ko kasi sa labas yung Supra. Ngayon oh, kita nyo ba? So guys, ayos ko lang tong camera. Guys, andito tayo ngayon sa labas at tatanungin natin kay Kuya Duque, kay Kuya ano, Cookie, kung ano yung mga features ng makina ng sakyan. Ito yung mga mods niya sa engine. Nakaano na to? Tommy Makinin 6.5 turbo, yung galing sa ano, Makinin edition na Evo 6.5. Naka Nvidia exhaust manifold. Ito medyo kupas na yung kulay niya kasi ano to, dati ang finish nito parang bronze eh. Medyo kalumaan na rin, nag-feed na. Megan Racing downpipe, HKS full exhaust, Tetchwork 800cc injectors, Walbro fuel pump 255 lph, HKS 272 camshaft, ACT lightened flywheel, ACT racing clutch. Ito, radiator niya is ano, Nishimoto radiator na aluminum. Naka ano na rin siya, na-tune na siya ni Autoplus 320 wheel horsepower. Naka ito, Pirin oil catch can, tapos ito, Pirin hoses. Sa ito, naka ano na rin siya, BC racing coil overs with adjustable damping. Ano siya dyan, adjustment and damping. Naka ano siya, ito, dito tayo sa mag spread. Naka work emotion CR Kai gunmetal rim siya, wrapped with Yokohama Nyoba
tires. Ayoko kama na siya. Saka ito, aftermarket na rin to. Ito kasi makita yung ganyan. Okay, i-drive na lang natin siya. I-test. I-ano na natin ulit. Para. Ano lang to? Parang nadulunod. Mild tune lang kasi ito eh. Pero pag ganun na kabigat, mahirapan na. Madaming seremonyas. Para, iikot natin siya. Shout out pala sa Lingkos oh. Shout ko. Boss Roland. Okay, yung clutch pedal feel niya, medyo matigas ng konti kasi aftermarket ano siya eh, clutch na siya, ECT, normal yan. Yung clutch engagement, aggressive ng konti. Five-speed manual transmission ito. So, pero yung shifting niya is okay. Maganda. Ever since maganda yung shifting ito. Walang sakit. Pasok na pasok. Riding comfort. Ano masasabi mo sa riding comfort? Para sa akin, ganda yun. Nakahapit siya eh. Kasi ito, compared dun sa original niya, matagtag talaga yon. Ito, medyo gumanda na yung ride. Mas maganda siya sa ngayon kasi naka-busy coilovers na siya eh. May, pwede mo na siyang adjustan yung damping niya. Pero yung ano nito, original na Evo, talagang matagtag. So, ibig sabihin matagtag to nung... Matigas talaga yung play niya, matigas. Tapos yung ano, stability niya, very stable ito, excellent. Very minimal lang yung ano niya, body roll niya. Ayun kuya, maano ko. Wow! Ganda ka. Ramdam mo yung body roll niya, medyo konti lang. Ganda, maganda yung ano niya, sayo niya. Tsaka yung ano, sa steering naman, excellent din steering nito, responsive. Yan, i-point mo lang siya doon sa gusto mong puntahan. Ayan, instant ang response niya. Dito na pumapasok yung ano, no, yung... Ano ba yun? Yung sa initial D? Ganda talaga ang handling nito. Maliksi pa. Ano ba yung ano, pang drifting? Ito pala yung sasakyan na ano, ganitong higher model o lower model yun. Alisa. Passing gear. Serious? Ito, kidding. Oh. Hindi ko na alam kung anong part yun, pero ito yung ginamit ni, ganito yung ginamit ni Paul Walker doon. Kulay yellow yata yung pare, ganito. Oh, tama yung natatandaan. Tapos meron din yung isa yung sa Tokyo Drift yun eh. Yung namatay si Han. tama, red naman yun. Sa accel, tuloy ko lang, sa acceleration, i-compare ko na lang siya doon sa GTR na R35. Kung 10 out of 10 yung GTR 35, ito ano, nasa 7 out of 10. Pero hindi nalalayo. Not bad kasi malakas talaga yung 35. tapos yung ano niya, booster, balik na rin.
likod kasi meron tayong wing. Malaking wing. Pero maganda nga na nito. Visibility nito. Sa maintenance naman, madali naman i-maintain nito. Ito ka lang gamit. Pwede mo gawin sa bahay kung gusto mo. Sa ano naman, ito sa aking opinion, itong sakyan na to. Maganda nga na to, project car. Kasi marami siyang available parts. Tapos yung connectivity niya dito sa atin, medyo rare na kasi ito eh. So pag may na, pag ano, pag kunyari may nasira na parts, may makukuha pa ba dito? Online pa rin, lahat naman online na ngayon eh. Wala nang imposible ngayon, di tulad noon na nung wala pa yung online. Wala, talagang mapipilitan kang magpadala pang galing Amerika, di ba? Tawagan mo yung kamag-anak mo, kaibigan mo doon, pakiusapan mo, ipadala dito. Pero pag online, yun nga lang, you have to pay extra. Kasi syempre, kung gusto mo, mabilis, overnight shipping, ano. Pero at least nandun na yung ano, kailangan mo. Ayun guys, tandaan nyo yun. Budget na lang, syempre. Sa budget na lang ang ano dyan. Pero madali lang kasi na online. Doon naman na lagi. Lalo na ito, yung platform na ganito. Mga ibo, marami kang ano, marami kang order na parts nito, magkakaibang brand. Pero kuya, wala pa namang ano no, nangyaring problema sa makin ano. Ah, hindi. So, ano pa siya, yung pa rin, yung kung ano yung dati na pagkakuha, so, kinuha nyo. Madalang lang kasi gamitin to, talagang pre-preserve namin. More on ano na lang ito, parang collection na lang. Kasi syempre, 2003 pare, yung sa tao din to, parang ano na rin to, mga uncle na. Maintenance na rin. Diba? Hindi na siya ano, kaya. Delikado. Yeah. Medyo pag may edad na kailangan na ng alaga. Kailangan na ng konting ingat, hindi na pwede yung sagat-sagat. Yung sa availability naman ng ganitong sasakyan, medyo rare na pare. Kasi ano, yung mga may ganito ayaw na rin nila magbenta. Lalo na yung USDM na ganito, original na left-hand drive. Pwede ba ating tanongin kung magkano itong presyo? Basta ganito na lang, yung presyong bili noon, mas mataas na ngayon. So talagang baliktad, instead na bumaba yung presyo, umakyat. Kaya ito hindi lang, talagang rare na yung mga ganitong masakyan ngayon. Oo, tsaka yung ano, matawag nila, fan base, desirability, kasi ang nagdi-dictate din ng presyo eh. Diba? Yung price naman ng isang bagay is depende yan dun sa how much is the other person willing to pay for, di ba? Yung mga ganito kasi medyo market nito maganda. So ano, next time na guys, subscribe kayo ah. Oo, yung isa naman susunod namin yun, pakita mo nga yun sa harap na yung barakong yan, barako yan. Yan talagang iconic yan. Okay guys. See you guys. Okay. Thank you. Okay, thank you.